Okay, yeah, good morning to everyone, to everybody. So, yung topic natin for this week ay professionals and practitioners in counseling. So, before we start, I would like to apologize for any unnecessary background noises, okay? So, let's proceed with this topic, professionals and practitioners in counseling. So, ano nga ba yung subtopics natin? So, roles of counselors, responsibilities of counselor, functions of counselors, competencies of counselors, where can you work with a degree in counseling, code of ethics, and then lastly, principles in counseling. So, as we all know, counseling is a process and a relationship between clients and counselor. Counselors are trained to assist people who are struggling with a variety of problems in their lives, from marital or family difficulties to career or financial issues. So, counseling, ito yung process ng pagbibigay ng advice or ng guidance ng counselor. Kaya merong nabubuo na relationship between clients and counselor. So, itong relationship na ito ay non-romantic. Okay, so hindi siya romantic relationship. It is professional relationship. Okay. Then, ang counselor, train niya na i-assist yung people or i-assist yung kanyang client na tulungan kung paano masosolusyonan yung kanyang problems na papwedeng masakop yung family problems, career, or financial issues. Kumbaga, hindi kung sino-sino lang yung pwede mag-counseling. Kailangan train or kailangan license sila. And then, ang roles ng counselor, assist clients in realizing a change in behavior. Kailangan matulungan ni counselor yung kanyang client na ma-realize na merong mali dun sa kanyang behavior. Kunwari, ang behavior ni client ay anger issues. Kumbaga, lagi siyang magagalitin. Konting kibot lang, konting bagay lang, galit na agad. Kumbaga, lagi nang nakasigaw. So, kailangan ma-realize ni counselor na merong mali sa ganung behavior. Kailangan matulungan niya yung kanyang client or yung kanyang clients. Then, second, assist clients to seek achievement of goals. Like for example, ito si client, lumapit siya sa kanyang counselor kasi ang gusto niyang goal or ang gusto niyang mangyari, makontrol niya yung kanyang emotions, makontrol niya yung kanyang anger. So, dapat magawa yun ni counselor. Matulungan niya si client na ma-achieve yung goal na sinet ni client. Then, third one, teach social skills, effective communication, spiritual guidance, decision-making, and career choices. Then, lastly, aiding one in coping with a crisis. So, dito sinasabi na si counselor dapat maturuan niya ang kanyang client kung ano nga ba yung tamang social skills. Baka kasi mamaya, ang client naman pala ay mahihiyain. So, kailangan maturuan niya yung kanyang client paano siya makikisalamuha. Effective communication. So, paano ang tamang pakikipag-communicate para hindi lagi nami-misinterpret ang kanyang client? Kunwari pala, ang kanyang client ay lagi nga magagalitin. Kumbaga, laging palasigaw. So, paano yung tamang pakikipag-communicate? Then, spiritual guidance. So, hindi yan possible talaga na hindi maalis sa counseling ang spiritual guidance. Yung pananampalataya. Kumbaga, may isisingit si counselor na related sa Bible, na may related sa teaching ng Bible, na may related sa asan God, sa faithfulness. So, hindi, mayroon at mayroon talagang counselors na pinapasok yung spiritual guidance. Then, decision making and career choices. So, ito yung tutulungan ni counselor yung kanyang client, lalo na kung ang kanyang client ay may problem pagdating sa career choices, may profession. Hindi alam na kanyang client, saan nga ba siya tutungo, ano nga ba yung kanyang tatrabahuin. Kumbaga, na-try na niya lahat. Tapos, hindi pa rin daw makita ng kanyang client kung saan siya nabebelong na trabaho. No, na-try na niya ang kanyang pagtuturo, na-try na niya yung office, na-try na niya yung call center. Kumbaga,
kailangan matulungan niya yung client niya kung ano nga ba yung papwedeng maging career path ng kanyang client. Gayun din sa mga estudyante. So, dyan papasok yung guidance counselor ng mga school. So, dyan papasok na kailangan matulungan nila yung students nila na kung ano nga ba yung kuhanin nila sa kanilang pagtuntong ng kolehiyo, ano yung college program, ano yung courses. Then, aiding one in coping with the crisis. So, ang counseling nga, ito yung pagtulong ng counselor na ma-overcome, na malagpasan ng kanyang client yung kung ano man yung problema na kinakaharap niya. Be it marital, family, career, or financial issues. So, yun yun. So, kailangan magawa yun ni counselor. Okay? Then second, responsibilities ng counselor. So, ano nga ba yun? So, create an environment that encourages patients to talk about their problems, emotions, and experiences. So, kailangan itong si counselor, mag-create siya ng environment kung saan free or malaya itong si patient or si client na i-discuss, na ilahad, na ilabas yung kanyang problems, na ipakita yung kanyang emotions, na ihayag yung experiences niya. Baka kasi mamaya ang gusto pala ni client ay yung one-on-one lang. Tapos ang ginagawa pala ni counselor, sinasama siya sa group. Kumaga, grupo kung mag-counseling itong si counselor. Whereas, ang mangyayari, itong si patient, ilag siya. Kumbaga, hindi siya komportable. Kumbaga, kailangan mabigay ni counselor kung saan magiging komportable si client niya na maghayag ng kanyang sa loobin. Para at least, mas maintindihan pa ni counselor yung kanyang pinagdadaanan. Then, second, evaluate a patient's physical and mental condition. So, kailangan hindi yung ano lang, yung kung ano lang yung sinasabi ni client, yun lang yung internet. Kailangan makita din ni client, ni counselor, or ma-evaluate din ni counselor kung ano yung physical status, physical condition ni client. Baka mamaya sakit din pala ito si client. Tapos, yun pala yung nagiging reason bakit din ganito yung nagiging problema, yung pinakaharap na problem, or ganito yung nagiging mental condition ni client. So, kailangan makita yun ni counselors. Then, third, conduct interviews with patients and their families in order to get background information. If ever na si counselor hindi niya ganun na maintindihan kung ano yung pinagsasabi ni client sa kanya, pwede siyang mag-resort na interviewin niya yung families, yung relatives ni client. Para at nang sa ganun, makakuha siya ng dagdag na information, na dagdag na supporting information dun sa nangyayari sa kanyang client. Para at least mas maunawaan niya kung ano yung meron kay client. Then, fourth, help patients set goals for what they want to accomplish during treatment. Ang counseling, hindi yan pinipilit. Okay? So, hindi yan pinipilit na kapag may nakita ka na isang tao na nangangailangan talaga ng tulong, sasabihin mo, uy, lumapit ka na sa ano, sa counselor, dapat noon mo pa yan ginawa para hindi lumala yung sitwasyon mo. Or kaya pipilitin nyo ako na, uy, lumapit ka na kasi tagal-tagal ko na sinasabi sa'yo yan, hindi ka pa lumalapit. So, hindi dapat ganun. So, ang counseling ay voluntarily nalalapit si client papunta kay counselor. Bakit? Kasi pag pinipilit mo yung isang tao na magpunta kay counselor, ano yung mangyayari? Kumbaga, hindi makikita talaga ni client kung ano talaga yung gusto niyang ma-achieve, kung ano yung gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Where in fact, kapag siya yung mismo lumapit, na talagang voluntarily siya lumapit, alam niya kung ano yung gusto niyang ma-achieve, kung ano yung gusto niyang mangyari sa kanyang buhay, ano yung goal niya. And then, itong si counselor, matutulungan niya. Okay? Mas matutulungan niya si patient na ma-achieve yung goals na sineset ni client during treatment. Then, fifth one, create treatment plans for patients and monitor their progress. So, habang nagka-counseling session, dapat mayroong treatment plans na ginagawa itong si counselor. Baga, alam niya kung saan
patutungo yung kanilang counseling session, hindi yung counseling-counseling lang, hindi yung mayroong masabi lang si counselor. Itong treatment plans na to, ito yung source ng kanilang pagmamonitor ng progress ni client. Meron niya ba progress or wala? So, yun yung purpose ng treatment plans. Then, assist patients when they have crisis or crisis situations. So, yun nga, kailangan matulungan ng counselor na malagpasan ni client yung kung ano man yung pinagdadaanan ng kanyang client. Ano man yung problema na yun. Then, give referrals to patients who need services from other professionals. So, ang counseling ay non-psychiatric or non-medicinal treatment. Kumbaga, hindi kinakailangan, hindi sakop ng counselor na magbibigay siya ng gamot sa kanyang client kung talagang pwede na siyang bigyan ng gamot. So, ang gagawin ni counselor, i-re-refer niya si client niya sa papwedeng sa psychiatrist na kung saan pa pwedeng magbigay talaga ng prescription ng medicine, lalo na kung ang kanyang client ay mayroong hinaharap na mental condition, like for example, depression. So, ang depression ay meron niyang iniinom na gamot. So, pa pwede niyang i-refer ang kanyang client sa psychologist and then sa psychiatrist. Then, create and maintain patient records, ensuring that all information is accurate and remains confidential. So, ang counselor kailangan meron niyang record, meron niyang documents, kumbaga may file yan. May file yan ng kanyang client, yung background, yung family background, kung ano yung nilalahat ni client. Lahat yun naka-file, lahat yun naka-document. And then, itong documents na to kailangan confidential. Merong privacy and confidentiality na ine-exercise itong si counselor. Hindi pa pwede na sinasabi niya kung kani-kanino, kung ano yung sinishare ng kanyang client. So, kasama kasi sa code of ethics ang confidentiality and privacy ng information ng client. Kasi kung hindi, pa pwedeng makasuhan si counselor, kapag nilabas niya yon, kapag pinagsabi-sabi niya yun sa iba, pwede namang sabihin ni counselor yung record ng patient niya or ng client niya basta merong go signal, basta merong consent, pumayag si client na i-share ni counselor yung kanyang details sa ibang tao. Pwede yun. Pero kung wala namang consent ni client na i-share mo as a counselor, yung details niya, hindi pa pwede. Baka makasuhan ka. At ang malala doon, pwede ka pang matanggalan ng lisensya. Then lastly, write reports and patient evaluations and fill out paperwork that is required by the federal or state government. So itong portion na to, or itong responsibility na to ng counselor. Dito napapasok kapag yung client ay may kinakaharap na krimen. Ganun, kunwari na ano, na biglang nahuli si client na gumagamit ng ganito. So, pa pwede mong ilabas as a counselor yung record ni client mo na meron nga kayong history of counseling session patungkol sa kanyang drug use. Para na sa ganun, hindi mas mabigat yung magiging parusa ng client mo, mapaparusahan pa siya ng pagkakabilanggo, ng gano'n. So, pa pwede mo inalas yun. So, pa pwede ka makipag-coordinate sa government or sa police. Gano'n. Basta susundin lang ng counselor yung tamang process. So, hindi pa pwede basta-basta mo ilabas lang yan. So, kailangan may process pa rin yung paglalabas ng information. And next, functions of counselors. So, base sa Philippine Republic Act number 9258, section 2 to 3, ang function ng counselor, helping a client develop potentials to the fullest. So, kailangan matulungan ni counselor yung kanyang client na ma-develop kung ano pa yung potentials ni client. Kumbaga, meron pa itong ibubugay si client. Kumbaga, hindi pa ito yung fully developed na
na potentials ng kanyang client. Kumbaga, kailangan matulungan niya na mailabas yun ang kanyang client. Helping a client plan his or her future with his or her abilities, interests, or needs. So, ito ngayon, kailangan ma-develop pa ni counselor yung kanyang client. Kumbaga, ma-maximize ni client yung kanyang abilities, interests, and needs. Then, third, sharing and applying knowledge related to counseling. So, as a counselor, kung ano yung nalalaman mo, kailangan ibahagi mo yun sa client mo. Kumbaga, ipakita mo yun sa client mo na nasa ganun, mas paniwalaan ka. Mas lumabas yung credibility mo as a counselor. Then, fourth one, administering a wide range of human development services. So, ang counseling is a helping profession. So, kailangan mapakita mo yung human development services mo. So, pwedeng magbigay ka ng talk or at least once a year magkaroon ka ng volunteer yung free session or kaya naman yung pumunta ka sa mga ibang communities na nangangailangan ng counseling. So, kailangan ma-administer mo talaga yung profession mo as a helping profession. Mapakita mo talaga yun. So, yun yung sinasaad sa Philippine Republic Act number 8252. And lastly, competencies of counselors. So, ano nga ba? So, ability to administer and maintain career guidance and counseling program. So, kailangan ma-administer ng isang counselor at ma-maintain ng counselor yung career guidance niya, yung counseling program niya, na hindi yung sa una lang niya ginagawa yung kanyang programs. Kailangan, habang ginagamit niya yung kanyang counseling profession, dapat gayon din na pag-monitor niya, pag-maintain niya ng kanyang mga programs. That can administer career advocacy activities. So, as a counselor, kailangan ma-administer niya kung ano yung career advocacies na pwedeng ibigay niya sa kanyang client. So, career advocacy, dyan na papasok yung sa trabaho. Diba na? Kailangan na enlightenment. Ito si client. Kung ano nga ba yung pwedeng maging career path niya, career journey niya. So, yun dapat yung maibigay ng kanya. Counselor. Then, third one, guidance counselors are capable career advocates. So, kailangan ang guidance counselor capable talaga na mabigay yung career advocacy. Okay, yung career advocacy. Hindi yung kapag nilapitan siya ng isang individual related sa career. Sabi niya, susunod na lang, hindi ko kasi yan forte. So, ang counselor, dapat maging forte din yung career advocates or career advocacy. Then lastly, the career guidance counselor rather can facilitate or conduct career advocacy in collaboration with career advocates and peer facilitators. So, ito yung halimbawa sa mga schools. So, kailangan merong kakahayahan si guidance counselor ng school na makipag-partner sa mga career advocates. Peer facilitators. Nasa ganun, mas maunawaan ng students yung gustong maging career nila, career journey, lalo na pagtutungkol sila ng kolehiyo. So, di ba, sa mga school, merong iniimbitahan yung mga guidance counselor na yung mga career talk, yung mga guest speaker na magdi-discuss ng career growth. So, pwedeng gawin yan ng guidance counselors. Next, meron tayong tinatawag na three-stage theory of counseling. Ito ay nakabase kay Egan. So, ang stage one, what's going on? So, kailangan, malaman ng client, ano yung nangyayari sa kanyang sarili? Ano yung meron sa akin? Ano yung problema ko? So, kailangan mo itinihan yun ng client. What's going on? Yun yung stage one. Ano ba yung problem ko? Kailangan maintindihan yun. Then, stage 2, kapag nalaman na ni client ko ano talaga yung meron sa kanyang sarili or ano yung meron sa kanyang problem,
ano yung issue niya, papasok na yung stage 2. What solutions make sense for me? Ano nga ba yung pa pwede maging solution? Ano ba yung gusto kong mangyari sa buhay ko? Nalaman ko na yung problem eh. Nalaman ko na kung ano yung meron problema sa buhay ko. Ano yung pa pwede maging solution? Ano nga ba? Pwede kaya to? So kapag nagtanong na ng ganun si client sa isip niya, pa pwede niya na yung ilapit sa counselor. Pwede na siyang mag-seek ng advice, mag-seek ng guidance. Then stage 3, what do I have to do to get what I need or want? Ano nga ba yung pa pwede kong gawin para ma-achieve ko yun? Diyan din papasok si counselor na tutulungan niya na ma-achieve yung anong gusto mangyari ni client sa buhay niya. Okay, so halimbawa sa stage 1, na-realize ni client na meron pala siyang anger issues. Anger issues, magagalitin. So sa stage 2, mag-iisip si client, ano nga ba yung pa pwede maging solution sa akin? Paano ko nga ba kukontrolin to? Yung anger issues ko. And then stage 3, paano ko marireach na makukontrol ko talaga? Or paano ko mamaintain yung emotions ko? Yun na yun. Or saka, magsisik na ng advice itong si client patungo kay counselor. Okay. Then, next slide. Meron tayong tinatawag na foundation skills. So, attending and listening. So, syempre, as a counselor, kailangan mapakita mo na naiintindihan mo talaga yung sinishare ng client. So, listening with purpose and responding in such a way that clients are aware that they have both been heard and understood. So, kailangan as a counselor, makita mo na interested kasi sinishare ni client yung tumamutang muka, na at least, okay, yung magkaroon ka man lang ng expression sa sinishare ni client. Na hindi yung hinahayaan mo lang sa client na ma-feel niya na para siya nagsasalita sa hangin, na para siya nagsasalita sa pader. Sino ba kausap niya? Iupuan ba? Yung lamesa ba? Yung electric fan ba? Dapat mapakita mo as a counselor na talagang focus ka sa sinasabi ng iyong client. Then next one, reflective skills. Concern with the other person's frame of reference. Capture what the client is saying and play it back to them, but in counselor's own words. So, kailangan mapakita mo sa client mo yung reflective skills mo. Paano yun? Halimbawa, si client nag-share ng kanyang hinanain sa buhay. So, ikaw as a counselor, kailangan ma-capture mo yun. Tapos, ma-play it back mo yun sa kanila. Paano play it back? So, sabihin mo, linawin ko lang ha. So, example, lilinawin ko lang Miss ganito, halimbawa, Miss Juana, na ito yung pinagdadaanan mo. So, kailangan, kumaga, i-re-replace mo sa client mo kung ano yung naintindihan mo sa kanila. Baka si mamaya, tango ka lang ng tango, tapos hindi mo pala naiintindihan. Kumaga, ipakita mo sa kanila na talagang ito yung naiintindihan mo sa kanila na kung sinasabi ni client na ganito, kailangan mapapay it back mo sa kanila. Tama ba? Ito yung sinasabi mo na meron kang problema sa ganitong bagay. Kumaga, mag-reflection ka. Kumaga, i-capture mo talaga yung kung ano yung sinasabi ng iyong client. Then, third one, probing skills. Going deeper, asking more directed or leading questions tends to increase the helper's control over process and content. So, ito yung kailangan magtanong ka pa ng mas malalim. May mga follow-up questions ka pa sa counselor para mas maintindihan mo, para mas masupport mo kung ano nga ba yung pinagdadaanan ng iyong client. So, hindi yung yes or no na kailangan mas ano pa, mas matanong ka pa sa counselor. Then, 4 common skills ng counselor. Communication skills, motivational skills, problem-solving skills, conflict resolution skills. So, sa communication skills, so ito nga yung sinasabi ko kanina na ipakita mo na actively na nakikinig ka dun sa pinagsasabi ng iyong client. At ipakita mo na nauunawaan mo talaga yung pinagsasabi niya.
So, hindi mo ano kami yung meaning and emotions behind dun sa story ni client. Then, motivational skills. You can lead a horse to water, but you can't make it drink. So, ibig sabihin, ikaw as a counselor, nagbigay ka lang ng advice, nagbigay ka lang ng motivation, pero hindi mo pa pwedeng pilitin si client mo na, oh, ito yung gawin mo, ganito. O maghahayaan mo si client na maintindihan niya or maunawaan niya na ito pala yung pa pwede niyang gawin. Kumbaga siya mismo sa sarili niya, yung kikilos. Ikaw as a counselor, magbigay ka lang ng advice, magbigay ka lang ng guidance, pero huwag na huwag mo siyang pipilitin kung ano yung gusto mong mangyari. Then, third one, problem solving skills. So, kailangan differentiating symptoms and problems, pinpointing probable cause and triggers for a problem, then generating a range of possible solutions to the actual problem. So, as a counselor, kailangan maghayag ka, maglahat ka ng mga possible or yung options. Paano masosolusyonan ni client yung kanyang problem? Magbigay ka ng options para may papipilian itong si client, may choices. Then lastly, conflict resolution skills. Should have the skills to facilitate communication and problem solving between parties that are having conflict as well to help them focus on facts rather than personalities or blaming one another. Okay, so ito, kailangan magkaroon ng communication and problem solving between you as a counselor and then between dun sa client mo. At sa ganun, hindi kayo magtuturoan. Kumbaga, kailangan ma-establish ni counselor yung relationship nila para nasa isang linya lang sila tumatakbo na kanyang client. Kasi baka mamaya, masyadong conflict yung paniniwala ni counselor at ni client. So, hindi talaga sila magkakaintindihan. So, kailangan ma-establish ni counselor yung relationship kung makuha nila yung isa't isa. Nasa ganun, mas maging effective yung counseling session. Para walang sisihan kung bakit hindi tumutugma, hindi naging effective yung counseling. So, okay. Yun lang. So, itong topic na ito is for next discussion ito. So, yun lang for our whole discussion. So, I do hope meron tayong natutunan. Ayan. Meron tayong natutunan for this discussion. Okay. So, again, ang counselor, iyan yung nagbibigay ng advice. Hindi yan pwedeng ipilit ng counselor kung ano yung gusto niya mangyari sa client. Hayaan niya si client na maintindihan niya kung ano yung nangyayari sa buhay niya. Hindi pa pwedeng ipilit ni counselor yung gusto niya mangyari. Okay, so meron nga tayong 4 common skills. Sabihin ko lang, communication skills, motivational skills, problem solving skills, then conflict resolution skills. So, I do hope meron tayo natutunan for this discussion. So, thank you for listening. Thank you for lending your time and ears with me. So, have a nice day and God bless us all.